Maagang panahon ng aking buhay, ako'y labas-pasok din sa lugar na ito. At tuwing punta ko dito para samahan ng aking kapatid para sa kanyang chemotherapy, nasabi ko sa sarili ko na sana balang araw papasok ulit ako dito sa ibang dahilan. Salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng pagkakataon maging instrumento upang mapadama sa mga batang ito na may nagmamahal sa kanilang kaibigan. Isang kuya na pwedeng makausap sa panahon kailangan ng mga kahalubilo, normal na kwentuhan, masilayan lang ang kanilang mga ngiti. Isang kuya na magpapaalala na may Diyos na handang tumulong. Ang panahong ginugol kasama sila, ang pinakamahalagang bagay na nagawa ko. Alam ko sa inyong pananaw, ito'y mababaw lang. Subalit para sa mga batang ito, sa mga batang kasama lagi ang kanilang mga mahal sa buhay, napakalaga na malaman na may taong naglalaan ng oras upang makadaupang palad, makapag-appear, may pagkwentuhan. Sa kaloob-looban ng kanilang puso, batid natin ang pait na hinaharap nila. Kaya naman, mahalaga na ito'y padanasin natin ng pagkakataon na bigyan sila ng ligaya. Sa konting panahon na nailan ko, nagpapasalamat ako at naranasan ko ang kagalakan, ang walang kabayarang kasayahan dahil naramdaman ko paano mabigyan ng pasalamat mula sa kanila. Sa muli kong pagbisita sa kanila, ay matulungan niyo ako na masilayan muli sa pagkakataong yun ang kanilang napakalaking ngiti. Ang ngiti na laging inaabangan ng kanilang mga pamilya. Ang ngiti na alam nating isang paraan upang bawat isa ay lubos ang maranasan ng biyaya ng buhay. Para sa ating lahat, gawin natin makabuluhan ng buhay na binigay sa atin. Maaaring ang buhay na meron ako ay hindi sagana sa material na bagay, subalit nagpapasalamat ako na malusog ako at magiging instrumento upang mabigyan ng inspirasyon ng mga batang ito na magpatuloy sa harapin nilang buhay. Dahil sa bandang huli, may biyaya na nakalaan, pag-asa. Pag-asa na malipasan ang pagsubok at maranasan ang totoong kasiyahan. Ang buhay